Yan po ang huling truck na naiwan sa Buendia flyover sa Pasay dahil sa karambola kagabi. Kita po ang dami ng naipong sasakyan dahil sa clearing operations. Maaraw na rin po ang panahon dyan sa Buendia matapos ang pag-ulan nito pong umaga. Nauna ng nalis sa pagkakaharang ang dalawa pang truck na kasama sa aksidente. Abangan po maya-maya ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan. Ginising na malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na lugar. Sa Malabon, nagmistulang ilog ang ilang kalsada dahil sa baha. Bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa mga binahang kalsada. Kaninang rush hour pa man din. Pasado alas 5 ng umaga nang umulan din sa bahagi ng Tandangsora, Visayas Avenue at bahagi ng Quirino Highway sa Quezon City. Inulan din ang ilang bahagi ng Paranaque. Sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Bulacan naman, halos hindi na makita ang daan. Kagabi, bumaha sa ilang kalsada sa Coronadal South Cotabato dahil sa lakas ng ulan. Hirap dumaan ang ilang sasakyan dahil sa taas ng tubig. Stranded din sa mall ang ilang mamimili at empleyado na naghintay tumila ang ulan. Ayon sa pag-asa, ang ulan sa mga naturang lugar ay dulot ng thunderstorms. At dahil nga po sa pag-uulan ngayong umaga, suspendido ang klase ngayong araw dyan sa Malabon. Epektibo po yan sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Binawi naman na ang red lightning advisory sa NAIA kaninang pasado alas 6 ng umaga. Yellow na lamang po ito sa ngayon at bumalik na sa normal ang lipad ng mga eroplano. Mga kapuso, magpapatuloy ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang maraming lugar mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula po sa banta ng pagbaha at landslide. Asahan ding muli ang ulan dito sa Metro Manila. Ayon po sa pag-asa, ang pag-uulan ay dulot ng frontal system na nasa extreme northern Luzon. Southwesterly surface wind flow naman ang nagpapaulan sa western section ng northern at central Luzon. Posible naman ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa kabila po ng pag-uulan, maghanda pa rin sa init at alinsangan. Posibleng umakyat sa 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dipolog, Zamboanga del Norte. 44 degrees Celsius naman sa Rojas, Capiz, habang 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Maasin, Southern Leyte at Surigao City. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-angkat ng hanggang 150,000 metric tons ng asukal. Ayon po sa Pangulo, layo nitong mapanatili ang presyo ng asukal at madagdagan ang stock nito. Base sa inventaryo ng Sugar Regulatory Administration, kinakailangang mag-angkat dahil kakapusin na ang stock ng bansa sa katapusan ng Agosto. Bukas daw ang pag-aangkat sa lahat ng sugar traders. Inaprubahan din ng Pangulo ang paglipat ng milling season mula Agosto pa Setyembre. Isinusulong sa Kamara ang mail-in voting o paggamit ng mail sa pagboto. Sa House Bill 8037, iminumungkahi na payagan ng mga senior, may kapansanan, may sakit at yung mga stranded sa public health emergency at state of calamity areas na ipadala ang kanilang balota sa pamamagitan ng postal mail. Ayon sa nagpanukala nito na si Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, sila ang mga sektor na prone sa impeksyon. Bukod sa eleksyon, pwede rin i-apply ang mail-in voting sa mga plebisito. Maglalaan din ang gobyerno ng pondo para sa postage na kukunin sa budget ng Commission on Elections. Pending pa ang panukalang ito sa committee level ng Kamara. Eto na nga, dahil tuwing buwan ng Mayo, isa po sa mga pinakakaabangan, di ba, ng mga Pinoy, ang mga isinasagawang Santa Cruzan sa mga bayan-bayan. Nito pong weekend nga lang ay nagkaroon ng Santa Cruzan dyan sa Rizal Park sa Maynila. Ang mainit na balita hatid ni Jamie Santos. Tatlongpung tsikiting at nagagandahang dilag ang umikot sa Rizal Park o Luneta, suot ang magagarang saya at Filipiniana.
isinagawa ang Flores de Mayo sa Luneta bilang bahagi ng selebrasyon ng National Heritage Month. Ang Santa Cruzan po ay tradisyon po na ginagawa sa Rizal Park dahil ito po ay ginaganap tuwing May, at tuwing May po ay sineselebrate natin ang National Heritage Month. So ito po ay century-old tradition na po ng mga Pilipino. So ito po ay bahagi na ng ating cultural heritage, kaya ito po ay gusto nating ipresenta sa public para manatili pa rin buhay ang selebrasyon natin ng Flores de Mayo. Tampok dito ang gawa ng 5 fashion designers. It's an honor na nandito kami. Matapos ang Santa Cruzan, sinundan ito ng fashion show kung saan inirampa ang mga Filipiniana at saya. Nais daw maipakita ng National Parks Development Committee ang pagsasama ng tourism at fashion. Hindi lang naman daw kasi sa magagandang destinasyon ang maaring maibahagi ng bansa sa turismo, kundi pati ang husay ng mga Pinoy sa paggawa ng Filipiniana. Sila po ay meron na pong mga recognition sa local and sa abroad din po. And ang tema po nila ay gumamit lang po ng mga materials na gawa po na locally produced or locally sourced na materials, at gumawa sila ng isang modern take sa Filipiniana or sa kung ano ba yung mga gowns. Maaring makita ng malapitan ang mga nagagandahang likha ng mga Filipino designer sa isang Santa Cruzan Gowns Exhibit hanggang May 26 sa Luneta. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang fishing vessel sa dagat na sakop ng Bayan ng Kuyo sa Palawan. Sa ulat ng Super Radio Palawan, may narinig na pagsabog sa makina ng vessel na nasundan ng pagsiklab ng apoy kahapon ng madaling araw. Pinagtulungan ng mga otoridad at ilang mangingisda ang pag-apula sa apoy. Naglatag din ng oil spill booms ang Coast Guard sakaling tumagas ang langis mula sa fishing vessel. 2 crew ng barko ang nagtamo ng paso sa katawan. Maayos naman ang lagay ng 3 pang crew. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy. Nasa 75,000 motorista ang dumadaan sa bahagi ng Buendia Flyover Rojas Boulevard sa Pasay kada araw. Kaya perwisyo ang idinulot na aksidente roon kagabi kung saan 3 naglalakihang truck ang nagkarambola sa flyover. Ang detalye sa balitang hatid ni Nico Wahe. Hihilahin lang sana ng 2 tow truck ang trailer truck na ito na tumirik sa ibaba ng Buendia Flyover sa Pasay City pasado alas 10 kagabi. Pero imbes na maialis sa gitna ng kalsada ang trailer, silang 3 ang humarang sa flyover. Hindi kasi kinaya ng 2 tow truck ang bigat ng kanilang hinihilang trailer. Wasak ang 2 tow truck matapos madikdik sa gilid ng flyover. Ang masaklap, naipit sa loob ang driver ng isa sa mga tow truck. Kinilala siyang si Angel Baniked. Hinang-hina si Baniked ng abutan ng MMDA Road Emergency Group at Pasay City Rescue Team. Naipit kasi ang 2 paa niya sa nawasak na bahagi ng tow truck. Kinailangang gumamit ng hydraulics, spread cutter at iba pang kagamitan para maialis siya. Napasugod sa lugar ang asawa ni Baniked. Hindi ko nga siya makausap eh, kasi nung huling yung pagpunta ko, yun lang, parang pinakakalma ko lang kasi nga umiiyak na hindi na nga daw niya kaya. 2 p.m. na-reported sa MMDA yan na stalled vehicle due mechanical problem. Ngayon, mga 10:30, nagawa ng paraan ng towing ng Pasay na maialis dyan kasi medyo bibigit na yung traffic natin eh. Ngayon, pagdating dito sa pababa ng Buendia Flyover, dumausdos siya. Hindi nila kinaya nung 2 towing. Ang pinagtataka naman ng traffic enforcer ng Pasay, bakit sa Buendia Flyover idinaan ng trailer? Ngayong bawal ang mga truck sa flyover. Actually, dapat yan sa baba dumadaan yan. So, sa baba dumadaan yan ng flyover, and then mag-u-turn sila dito sa mitapat ng World Trade Center, tapos hindi, papasok ulit sila rin sa Rojas Boulevard. Matapos ang halos 4 oras, ay naialis din sa pagkakaipit si Baniked at dinala sa ospital. Napakahirap po ng, ng ginawa namin ngayon. Talaga pong ang tawag doon, pin down. Naipit po talaga siya sa harap ng sasakyan ng truck niya. May nakatusok po kasi sa kanya yung yung pinaka-pin ng steering wheel. Yun yung nahirapan tayo na iangat. Buti na lang daw at gising ang biktima at nakikipag-cooperate sa kanila. Sugatan din sa aksidente ang driver ng trailer na dinala rin sa ospital. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mga kapuso, pinakamataas sa loob ng 29 na linggo ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula May 8 hanggang May 14. Sa datos po ng Department of Health, 12,414 ang mga bagong kaso. Mas mataas po yan ng 31% kumpara noong May 1 hanggang May 7. Bagamat tumataas ang mga kaso, wala namang naitatalang nasawi ang DOH nito pong nakaraang linggo. Nananatili ring low risk ang healthcare utilization o kaunti lamang ang nauospital dahil sa COVID-19. Muli pong ipinatutupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento at matataong lugar sa Baguio City. Base po yan sa inilabas na executive order ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bagamat walang restriction sa paggalaw ng mga tao, turista at estudyante, mahigpit na ipinapaalala ang pagsunod sa minimum public health standards. Ayon sa alkalde, may nakitang uptrend o pagtaas sa mga bagong COVID case sa lungsod. 15% lamang ang healthcare utilization sa lungsod. Karamihan ng mga cases natin are mild. This is one way of mitigating, and at the same time, hopefully we'll be able to reduce the number of cases. Good news tayo, kinilala ang galing ng mga kabataang Pinoy sa pinakamalaking robotics competition sa mundo. Third place ang grupong Arrowhead Robotics sa 2023 VEX IQMS Robotics World Championship sa Texas sa Amerika. Mahigit 800 teams ang naglaban-laban mula sa 70 bansa. Ang grupo rin ang nanalo sa research division ng kompetisyon. Samantala, ito naman problema sa palayan ng mga kuhol, hantik at uod. Pero sa kusina po ng ilang estudyante sa Pili Camarines Sur, dagdag sangkap yan sa mga pagkain. Tampok po yan sa Crop Fest Food Festival ng kanilang universidad. Ang ilan sa kanilang ginawa, shawmai, burger at jam. Hinanda ang mga yan ng mga kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Layon po nito na matanggal ang masamang pagtingin ng publiko sa pagkain ng exotic dish. Kailangan lang siguruhin na malinis ang preparasyon bago lutuin ang kakainin. Karaniwang mayaman sa protina ang mga ganitong insekto o hayop. Mga kapuso, may mga nakakamanghang obra ang isang Bicolana artist gamit ang mga nakolekta po niyang bato. Ang mga simpleng bato na pinupulot ni Marites Santilices, idinidikit niya sa kanyang painting para bigyang buhay ang kanyang obra. Yan o. Dati pong libangan lamang ni Marites na natutunan niya sa kanyang mister, pero nagsisilbi na ring hanap buhay niya ngayon sa Mercedes Camarines Norte. Naibibenta niya kasi ang bawat obra sa halagang 4,000 hanggang 5,000 piso, depende po sa laki at syempre sa disenyo. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang renewal agreement para sa Malampaya Service Contract 38. Dahil dyan, nadagdagan ng 15 taon hanggang 2039 ang operasyon ng kumpanyang humahawak sa Malampaya Gas Field. Sa 2024 na sana magtatapos ang kontrata nito kung hindi napirmahan ang renewal. Sa Malampaya, kumukuha ng natural gas ang 3 planta na may kabuuang generating capacity na 2,700 megawatts, katumbas ng hanggang 30% ng pangangailangan sa kuryente ng buong Luzon. Sabi ng Department of Energy, kasama sa kasunduan ng pag-explore at paggamit sa natitirang gas reserve sa Malampaya. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, makatutulong ang renewal agreement para mapanatili ang presyo ng kuryente at mabawasan ang brownouts. Samantala, pinagmumulta ng 9 milyong piso ang Transport Network Vehicle Service o TNVS Company na Grab Philippines. Ayon sa Philippine Competition Commission, na tumitiyak sa patas na pagpapatakbo ng mga negosyo para sa kapakanan ng mga customer, nabigo ang kumpanya na mag-refund 3 taon mula nang ilabas ang reimbursement order. Nito pong Pebrero, pinagmulta na ang Grab ng 6 milyong piso dahil sa paglabag sa 3 kautusan na ibalik ang mahigit 25 million pesos sa kanilang customers. Mula po yan sa overcharges at iba pang paglabag. Nadagdagan ng 3 milyong piso ang multa dahil sa umano'y maling impormasyon ito sa compliance reports kaugnay sa kanilang refund. Iniutos din ng PCC na magpatupad ng alternatibong refund channels para makuha ng users ang kanilang refund. Sa ngayon, sa e-wallet pa lamang ng Grab app, makukuha ang refund ng mga customer.
Ayon sa Grab, nagulat sila sa panibagong multa ng PCC dahil ilang beses na silang nakikipag-ugnayan para maaprubahan ang mga alternatibong paraan para ma-refund na ang mga customer. Gayunpaman, susunod daw sila sa utos ng PCC. Pasintabi po sa mga kumakain. Upang mapigilan ang pamaminsala ng mga daga sa ilang taniman, isang proyekto ang inilunsad sa South Cotabato. Yan ang Buntot ni Daga, Bigas Mo Campaign. Papalitan ng gobyerno ng isang kilong bigas ang bawat 10 buntot ng daga na dadalhin sa Municipal Agricultural Office ng kada munisipyo. Sa tala ng Office of the Provincial Agriculture, halos nasa 11 munisipalidad na sa lalawigan ang pineste ng mga daga. Pinaka-apektado sa ngayon ang mga bayan ng Surala, Tantangan, Lake Cebu at Tibuli. Nagpalabas na rin ng pondo ang PDRRMO para ipambili ng mga bigas na ibibigay sa mga magsasakang magpapadala ng mga buntot. Dahil sa 5 medalya kahapon, 51 na ang gold medals ng Pilipinas sa 2023 Southeast Asian Games. Kabilang po sa nakakuha ay sina Vanessa Sarno para sa Women's 71 kilogram weightlifting competition. Christina Vergara sa Women's Freestyle 65 kilograms division ng wrestling. Maria Ella Alcoseba na lumaban sa bantamweight division ng Women's Full Contact Live Stick ng Arnis. Si Dexler Bulambao para sa bantamweight division din ng Men's Full Contact Live Stick. At si Jean Claude sa clog para sa 63.5 kilogram division ng Men's Low Kick sa kickboxing. Kasalukuyan namang merong 77 silver ang bansa at 103 na bronze. Nasa 5 pwesto pa rin po ang Pilipinas at Vietnam naman ang nangunguna sa SEA Games. Nakapanayam ni Sparkle Star Mavi Legazpi ang dalawang bida ng Dr. Romantic 3 na sina Anyo Sop at Lee Songgyong. Ayon sa dalawa, challenging ang kanilang muling pagganap bilang mga doktor sa serye, pero mas tumaas ang kanilang respeto sa mga medical professional dahil dito. Maaasahan daw ng fans ang maraming plot twist at turns sa mga episode. Nagpasalamat din sila sa Filipino fans na tumutok sa kanilang serye. Dasi hanbon katun inganuroso. 같은 감정들을 공감하고 싶네요. Because we are all human, I think that is the reason why we can all relate so much to what's being conveyed through the Dr. Romantic series. I think, you know, when it comes to life and death, all of us as human beings, there's just so much to relate to. Because of your love that this stories was able to continue. Sa July 8, bibisita sa Pilipinas si Lee Songgyong para sa kanyang Be Closer fan meeting. Nagpalit na ng pangalan sa ilan sa kanyang social media accounts si Canadian singer The Weeknd. Kasunod yan ang pahayag niyang ready na siyang tapusin ang kanyang Weeknd chapter. Gagawa pa rin naman daw siya ng musika, pero hindi niya sigurado kung bilang Weeknd o Abel ang kanyang tunay na pangalan. Inilabas na ng Sports Illustrated ang covers ng kanilang Swimsuit Edition 2023 magazine. Isa dyan si Martha Stewart at the age of 81. Siya na ang oldest model na naging cover ng naturang magazine. Nakatanggap naman siya ng ilang words of compliments tulad ng Goddess, Iconic at The Standard. May cover din si Grammy Award winning artist si Kim Petras in her brown bikini. Si Brooke Snyder suot ang kanyang red one piece at malalaking bracelet. At last but not the least, Megan Fox na very sexy sa kanyang swimsuit na gawa sa tila shells. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto mga kapuso, sino po sa inyo ang takot makagat ng bubuyog? Wala naman yatang hindi, di ba? Pero ito daw sa isang farm sa Cavite State University, ang mga bubuyog hindi raw dapat katakutan. Bakit kaya? Eto alamin na po natin sa mainit na balita hatid ni Katrina Son. Maliit, maitim, at mabilis na naglalakad. Sa unang tingin, aakalain mong mga langgam lang ang mga insektong ito. Pero huwag daw pakakampante dahil isa itong uri ng bubuyog, ang mga lukot o stingless bees. Yung stinger niya ay nakatago, so practically, hindi siya ng sting. Pero kaya niyang mangagat.
Pero di na lang daw yan sa mga gubat makikita dahil inaalagaan at pinaparami na rin yan sa isang bee farm sa Cavite State University na may 100 ng colony. Dahil ang indang, ang Cavite ay maraming forage, multi-cropping system siya. So mas magiging beneficial para sa ating mga mamamayan sa Cavite. Sa bawat colony raw, may aabot sa 10,000 stingless bees at nakakakuha ng 1 hanggang 2 kilo na honey per harvest. Maraming health benefits sa tao pero dahil sa paiba-ibang panahon dulot ng climate change, pahirapan na raw ang pag-harvest. Climate change actually, isa siya sa major problem ng beekeeper. Umiinit, after a week, umuulan ulit. So practically, nasusugpo minsan yung flowering. So nahihirapan ang mga bees na kumuha ng nectar para iuwi sa bahay nila to produce honey. At dahil mainit ang panahon ngayon, kalimitan daw ay lumalayas o umaalis ang mga stingless bees sa kanilang mga colony. Kaya naman para maiwasan daw ito, inirerekomenda nila ang paglalagay ng shed tulad nga nito para maprotektahan ang mga stingless bees. Kung mapapabayaan daw ito, ay malaki ang magiging epekto nito sa atin. Kapag po nawala ang pollinators, ang bees po ay isa sa major pollinators, maaari pong bumaba ang yield ng ating mga fruits, vegetables, and important crops. Kaya naman mahalaga raw na huwag sirain o patayin ang mga bubuyog bagkus ay paramihin ito. Malaki rin daw ang may tutulong ng pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga halaman nang sa gayon ay may mapagkukunan sila ng pagkain. Isa itong advokasya ng artist na si Isay. Katunayan, isang sound art pa nga ang kanyang nalikha mula sa mga bubuyog. In general, yung mga tao po takot sila sa mga bubuyog kasi di naman tayo everyday na kaka-encounter. Pinaka-goal ko lang is to carve a space for people to listen to them. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang magkakasunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, may oil price hike naman ngayong araw. 35 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 20 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy na posible ang taas presyo ngayong linggo dahil sa paguba ng inventory sa Amerika. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology laban po sa mga nagbebenta umano ng mga SIM card na pre-registered na. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Secretary Ivan John Uy, sinabi niyang gumugulong na ang imbestigasyon kaugnay nito. Una nang pinalawig ng 70 araw ang pagpaparehistro ng SIM card mula sa deadline nito na April 26. July 26 na po ang deadline nito ngayon. Sabi pa ni Uy sa hiwalay na panayam, kapag pre-registered na ang SIM, ibig sabihin na irehistro na ipo ito sa pangalan ng isang tao na hindi tunay na may-ari ng SIM card na paglabag po ha, sa SIM Registration Act. Posible rin daw mapahama kung sakaling gagamit ng e-wallet service. There's no advantage to you if you buy pre-registered SIM. Dahil nagpapanggap kayo na ibang tao, let's say you want to open an online e-wallet, yes. Ang e-wallet magiging pangalan, hindi pangalan mo, kundi pangalan nung nakarehistro sa SIM na yan. Yes, yes. So paano mo i-claim yung pera na yan later on? Sabi ni Secretary Uy, halos 96% na sa 100 million, inaasahan niyang magpaparehistro ng SIM ang nakapagparehistro na. Para sa mga naghahanap ng trabaho, may mga bakanteng posisyon sa inyo. Hiring ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Officers, Administrative Assistants, at Administrative Officer hanggang May 19 ang deadline of application. May job opening din ng Local Water Utilities Administration ng Attorney, Information Technology Officers, Internal Auditors, Corporate Planning Specialist, Computer Maintenance Technologist, at Computer Programmer. Para sa detalye at requirements, bisitahin ang csc.gov.ph/career.
Isinusulong sa Kamara ang mail-in voting o paggamit ng mail sa pagboto ng ilang priority groups gaya po ng mga matatanda, may sakit at stranded dahil sa public health emergency o state of calamity. Kaya hiningan po namin ang reaksyon ang mga netizen. Sabi ni Kenji, mga has, pwede naman sa mga senior citizen at PWD ang panukala. Sila raw kasi talaga ang nilalaanan ng mga ganyang panukala. Okay lang din kay Mac Bondoc basta walang dayaang magaganap. Tulong na din daw yon sa mga senior at PWD at hindi na sila mapapagod. Sabi naman ni Elvis John Valderrama, mas pipiliin raw niya ang pagboto sa presinto kaysa mail-in voting na mahirap daw gamitin. Reaksyon naman ni Joanna May de la Cruz, tama lang yan dahil siksikan sa mga presinto sa araw ng botohan. Mahihirapan lang daw sila kung makikipagsiksikan pa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Naway, nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.